iyak ang pagkatutok. Telerado, telerado Marcelo, telerado, telerado Marcelo, telerado, telerado Marcelo. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo kahit magkalayo sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Telerado, telerado Marcelo, telerado, telerado Marcelo, telerado, telerado Marcelo. Makinig, manood na sa teleradyo. Lahat ng mga Del Pilarians na nakatutok sa atin ngayon through FB Live, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa grade 7. Ayan, at bumubuhos na ang ating mga viewers at mga comments. So, salamat sa pagtutok, Del Pilarians. Gayun din, ay binabati ko rin ang ating mahal na punong guro, Dr. Maria Victoria C. Vivo, ang aming butihing puno ng kagawaran ng Pilipino, si Sir Arturo Laconsay. Magandang umaga po. At sa aking mga kasamahang guro sa grade 7, sa pangunguna ng aming master teacher na si Ma'am Roda Leonardo. Gayun din, syempre, ang mga kasama kong guro sa aming kagawaran na, at ang lahat ng mga Del Pilarian community, faculty na nakatutok sa atin ngayon. Isang panibagong markahan ang ating sisimulan dahil tayo ay nasa ikatlong markahan na sa taong aralang ito. Kaya naman, halina Del Pilarian, makinig, mag-aral, makilahok, at matuto. Noong nakaraang quarter ay nagkaroon tayo ng makabuluhang pagtalakay sa panitikang Bisaya, gayon din ang kaugnay na kasanayang panggramatika. Nakasama natin sa ating Remedial Week program si Ma'am Roda Leonardo para sa hashtag Lunasturo sa Filipino 7 at binigyang tuon niya ang paksang paantasan ng panguri. Sapagkat ayon sa mga guro sa Filipino 7, ito ang nangangailangan ng karagdagang pagtalakay para mas maunawaan ninyo Del Pilarians ang tungkol sa wastong gamit nito. Kaya naman, ano-ano nga ba ang paantasan ng panguri? So, maaari niyong ikomento sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Ayan, so, napaka overwhelming ng ating mga grade 7. Ayan. So habang nag-iintay tayo ng mga kasagutan, ay shoutout muna sa aking mga estudyante mula sa SPSEE Del Mundo, SPFL Nihongo, gayon din sa mga nasa regular sections 1, 2, at 8, at syempre
sa lahat ng mga grade 7 na nakatutok sa atin ngayon. Ayan, so meron na tayong ilang mga kasagutan. So, ang kaantasan ng panguri, ayon kay Aliyah Praise, so isa po dito ay lantay. Ayan, so meron tayong lantay, pasukdol. Okay, so bumubuho. So lantay, pahambing, at pasukdol. Ayan, so natutunan nyo nung hashtag Lunas Turo sa Filipino 7 ni Ma'am Roda nung ating Remedial Week program, ang iba't ibang kaantasan ng panguri ay may tinatawag tayong lantay, pahambing. Sige nga, sa pahambing mayroon tayong dalawang uri. Ano kaya yung dalawang uri ng pahambing? Ayan, so nakikita kong aktibong-aktibo ang mga grade 7 sa pagsagot. So sa pahambing, tama, meron tayong tinatawag na pahambing na magkatulad at pahambing na di magkatulad. So sabi ni Sophia, meron tayong tinatawag na palamang at pasahol. So, ganun din sa ating isa pang kaantasan ng panguri na tinalakay sa atin ay yung tinatawag nating pasukdol. So, kapag sinabi nating lantay, ito'y naglalarawan ng isa, pahambing, inilalarawan natin yung dalawang pangalan o panghalip. Sa pasukdol naman, ito yung pinakasukdulang katangian ng isang bagay o ng tao. Okay, yan. So, marami pa. Bumubuhos pa ang ating mga kasagutan. Ayan. Kaya naman talagang buhay na buhay. Mahusay, Del Pilarians. Kaya naman ngayon, dahil tayo ay nasa ikatlong markahan na, ay sisimulan na natin ang talakayan para sa aralin sa ikatlong markahan. Ang kasanayang pampagkatuto na inaasahang matututuhan ng bawat Del Pilarians na nasa grade 7 sa pagtatapos ng ating talakayan ay na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental tulad ng tono, diin, at antala na may code na F7PN-3A-C-B. Okay, so handa na ba kayo, Del Pilarians, na matuto ngayong araw? Ayan, mabuti. So, ngayon alamin na natin, bago tayo mag-umpisa, ay simulan na natin ang pagtalakay at panibagong araw ng pagtatuto. So, gusto kong tingnan nyo ang mga larawan na ipapakita ko at kilalanin ang mga ito. Okay, so ito yung mga larawang aking inihanda. Gamit ang ating comment section, ay gusto kong sabihin ninyo kung ano yung mga nakikita ninyo sa larawan. So para mas malaman natin yung inyong kasagutan, lagyan ng numero kapag kayo ay nagsagot. Ayan, talaga ng mga grade 7, sige, talagang handang-handa na silang matuto. Sige, i-comment nyo ang inyong mga kasagutan. So habang nag-iintay tayo, shout out muna kay sa ating Teleradio production team, si Sir Makale kasama si Ma'am Hilda, at dahil para tuloy-tuloy ang ating pagtatuto ay live na live ako ngayong nagbo-broadcast mula dito sa aming tahanan via Zoom, at sa tulong ni Sir Makale at ng ating technical teams ay posible ang ating broadcast ngayong araw. So stay safe po sa ating lahat. Okay, yan. So, tingnan natin. So, ayon kay Zaira Nicole, yung number one po ay puno. Ayan. So, sabi nila Arnie, ni Calix, tama. So, ito ay puno. Yung pangalawang larawan kaya, ano kaya nakikita natin? Okay, so ito nilahat na ni Nikita Yusi. So, sabi niya yung pangalawang larawan po ay basong puno. Okay, tama, mahusay. Yung pangatlo, so sabi ni Sophia Agustin, so yung pangatlo po ay Gabi. At yung pang-apat naman, tingnan natin yung iba pang nag-comment. Ayan, so
So ito anak ay Gabi, ha? Hindi to kamote. Yan, may nagsabi kasi dito sa ating ano, kamote daw. So ito anak ay Gabi. So sabi ni Senaira Claire, so yung pang-apat po ay Gabi. Ayan, so ulitin ko ulit ha, babasahin ko yung mga patawagan sa mga larawang aking ipinakita. So yung una ay puno. Pangalawa, puno. Pangatlo, Gabi. At yung pang-apat ay Gabi. Mahusay, Delphilarians. So, ayan, bumubuhos pa ang mga kasagutan. Sige. So, ano ngayon yung napansin niyo sa dalawang pares ng salita? So, puno, puno. Gabi, gabi. Ano yung napansin niyo dun sa dalawang pares ng salita? Ayan. So, nakikita natin. Okay, tama. So, ang dalawang mapapansin natin na sila ay pareho ng bye-bye o spelling, pero magkaiba sila ng kahulugan dahil nagkakaiba sila sa bigkas. Ayan, sige, eto. So, napansin daw ni Sophia na parehas ang bye-bye, ngunit magkaiba ang pagbigkas. Okay, tama. So, sabi ni Nikita, ganun din. Parehas po ng word, pero magkaiba ng meaning. Okay, yan. Mahusay, Delphilarians. So, kaya naman, kung ipapaliwanag natin, yung unang larawan ay puno or tree. Na kung saan, ito isang makahoy na halaman na, na binubuo ng dahon, sanga at ugat. Yung pangalawa naman ay puno or full. Na kung saan, nangangahulugang sobra na ang laman. Yung pangatlo naman ay gabi at na isang halamang ugat. Yung pang-apat ay gabi or night. Sige nga, Delphilarians, yun sa inyong kinalagyan, basahin nyo nga ng malakas yung mga salitang ipinakita natin batay sa tamang bigkas. Puno, puno. Gabi, gabi. Okay, mahusay. So kaya naman ngayon, handa na ako. Handa na ako. Batay sa pahayag, maaari ring magbago ang kahulugan ng isang pahayag depende sa tono ng pagbasa at pagbigkas. Okay, kaya naman, ngayon ay tatalakayin natin ang ating aralin para sa ikatlong markahan. So, tatalakayin ko ang isa sa pinakamahalagang pantulong sa pagpapahayag ng mensahe, ang ponemang suprasegmental. Pero ano nga ba ang ponemang suprasegmental? Ito ang aalamin natin ngayong umaga. Meron tayong tinatawag na ponema na kung saan, okay, so mayroon tayong tinatawag na ponema na kung saan tumutukoy sa anumang unit ng mga tunog o pagbigkas na taglay ang kahulugan. Mula ito sa salitang phoneme na ang ibig sabihin ay makatarungang tunog. Ang phone ay nangangahulugang tinig o boses na naaasimila sa wikang Filipino bilang ponema. Ang segmental naman ay tinatawag na makahulugang tunog. Samantalang ang suprasegmental ay tinatawag na pantulong sa ponemang segmental na ang tinutukoy ay tono, haba, diin, at antala. Kaya naman kapag pinagsama-sama natin ang mga katagang ito ay mabubuo natin ang paksang tatalakayin natin ngayong umaga, ang ponemang suprasegmental. So ano nga ba ito? Ito ay mahalaga para sa mabisang pakikipagtalastasan dahil nakatutulong ito upang maging mas maliwanag at maiparating ang tamang damdamin sa pagpapahayag sa pamamagitan ng diin, tono o intonasyon at antala o hinto sa pagbigkas at pagsasalita.
So, iisa-isahin natin ngayon ang iba't ibang uri ng ponemang supra-segmental. Ayan. So, bumubuhos pa rin ang tuloy-tuloy pa rin ang pananood, Del Pilarians. Unahin nating talakayin yung tinatawag nating diin or stress. So, ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Sa mga ipapakita kong halimbawa, bigkasin ninyo ng may diin ang mga pantig na nakasulat sa malaking titik. So tulad nung mga ipinakita ko sa larawan kanina. Kung ano yung mga nakasulat sa malaking titik, ay doon nyo bibigkasin yung diin para sa salitang iyon. Sige nga, bago ko basahin, basahin nyo nga Del Pilarians sa inyong kinalalagyan ngayon ang mga sumusunod na salita ng may waspong diin. Okay, mahusay. So yung una, ito ay bibigkasin natin na bukas, na nangangahulugang kasunod na araw. Yung ikalawa naman, nandito ang diin sa ikalawang pantig, kaya ito bibigkasin ko ng bukas or bagay na hindi naisara or open sa Ingles. Yung sumunod na halimbawa, buhay o kapalaran ng tao. At yung ikalawa naman ay buhay o humihinga pa. Ayan, so kung bibigkasin natin, bigkasin nga natin ulit ng sabay-sabay, Del Pilarians. Bukas, bukas. Buhay, buhay. Mahusay, yan. So ngayon, naunawaan nyo yung ating tinalakay ukol sa diin. So para malaman natin kung talagang naunawaan, mayroon akong mga inihandang pagsasanay ukol dito. So, dito sa pagsasanay, bigkasin at itambal mo. Bigkasin ang pares ng salita na pareho ang baybay at itambal ito sa angkop na larawan. So, piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Ngayon, tingnan nyo itong mga inihanda kong larawan. Okay? So, gamit ang ating comment section at dito sa kaliwa, makikita nyo yung mga larawan. Dito naman, andito yung mga salitang katumbas nito na may wastong diin. So, gamit ang comment section ay i-comment ninyo kung ano yung sagot sa numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yung tamang letra. Okay, sige. So, tuloy-tuloy pa rin ang panonood ninyo sa Teleradyo Marcelo at tuloy-tuloy pa rin ang pagkomento, Del Pilarian, sa ating sa aking inihandang pagsasanay. Sige, bibigyan ko kayo ng ilang minuto. So muli, shout out sa bumubuo ng production team ng Filipino 7 sa pangunguna ng aming master teacher na si Ma'am Roda Leonardo. Gayun din, pasasalamat sa bumubuo ng Teleradyo Marcelo team. Maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga kasama kong guro sa grade 7 na nakatutok sa atin ngayong araw. Okay, yan. So tingnan natin. May mga kasagutan na ang Del Pilarians. So ayon kay Isha Alvarez, number 1 ay letter F. Sige nga, Del Pilarians, basahin nyo nga ng malakas. Paano bibigkasin? Batay dito sa pinapakita sa larawan. Okay, tama. So, ang number 1 ay basa. So, ang tamang sagot dito ay letter... Ay, okay, nawala. Letter F. Ayan. Sa number 2, ayan, bumubuhos ang sagot ng Del Pilarians. Number 2, ayon kay Adette Cayetano, number 2 ay letter B. O, paano ba natin bibigkasin tong letter B? Tama. So, ito ay basa. Ang diin ay nasa ikalawang pantig.
Okay, number three. So, ayon naman kay Julia Mangubat. Number three ay letter E. Tama. So, ito ay, paano natin bibigkasin? Okay, mahusay. Hapon. Nandito ang diin sa unang pantig. So, ayon naman kay Enric. Number four ay letter A. Mahusay, Enric. So, ito ay babasahin natin bilang hapon. Okay. Mahusay. Dita, sunod. Number five. Sige, ano pa tayo ng ibang nagsagot. So, ayon kay Caris. Ayan, number, ano na tayo? Number five. So, ayon kay Janine, number five ay letter D, mahusay. So, ito ay bibigkasin natin. Basahin nyo nga, Del Pilarians. Tama, labi. At yung huli, ayan. So, yung huli, sabi ni Kirsten, letter C. Tama. So, ito ay labi. So, ngayon, basahin ulit natin ng sabay-sabay. So, basahin nyo nga ng malakas, Del Pilarians, batay din sa kasagutan. Number one, basa. Hapon. Labi. Okay, so iyan yung una nating poneman suprasegmental, yung tinatawag nating diin o stress. So, hindi pa dyan natatapos ang ating talakayan dahil alamin naman natin yung isa pang ponemang suprasegmental at ito yung tinatawag nating tono o intonasyon. So, ano naman nga ba itong tono o intonasyon? So, ito naman ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. So, sa tono, ito yung pagtaas at pagbaba ng ating tinig. Kaya nakadepende dito sa tinig ng ating pagbigkas kung anong damdamin yung nais nating iparating sa ating mga kausap. Sa pagsasalita, mayroon tayong mababa, katamtaman, at mataas na tono. Kaya naman, para mas maunawaan ninyo, gagamitin ko yung bilang isa para sa mababa, dalawa sa katamtaman, at bilang tatlo naman sa mataas. So, tulad nung nakikita ninyo dito sa graph na aking ginawa. So, ngayon, alamin natin, suriin natin yung mga halimbawa para mas maunawaan ninyo kung paano nga ba nakakaapekto ang tono o intonasyon sa pagbibigay natin ng kahulugan sa isang salita o pahayag. Gagamitin ko yung salitang kahapon. Pwedeng maging dalawa ang interpretasyon batay sa tono na ating gagawin. So, una, ang gagamitin ko ay 2-1-3. Ang tono ko ay pag-aalinlangan. So, kung babalikan natin kanina, kapag 1, mababa. Kapag 2, katamtaman ang tono. Kapag ka naman 3, mataas ang tono. Sige nga. Subukan nyo nga bigkasin ito. Okay, mahusay. So, dahil ang tono ng unang halimbawa ay 2-1-3 or pag-aalinlangan, kaya ito ay bibigkasin ko ng kahapon. Okay, nakikita ninyo na pataas ang aking tono. So, yung sumunod naman, gagamitan ko ito ng tono na 2-3-1 o pagpapatibay. So, paano natin ito bibigkasin? Tama. So, ito ay bibigkasin natin ng kahapon. Nasa pangalawang pantig, ang mas mataas na tono. So, ulitin ko ah. Kahapon. Ayan, nakita nyo diba yung pagkakaiba na depende sa tono ng ating pagbigkas. O, yung sumunod.
So, ganun din. 2-1-3, pag-aalinlangan. Kaya naman ito ay bibigkasin natin ng tama. Talaga? So, pataas ang aking tono. At yung sumunod, 2-3-1, pagpapatibay. Talaga? So, makikita natin ha. Talaga? Talaga. So, iyon yung pagkakaiba at wastong gamit kapag ginagamit natin yung tono o intonasyon sa isang pahayag o salita. So, naunawaan nyo ba yung pagkakaiba nito sa wastong gamit? Okay. So, dahil dyan, sagutin natin yung pagsasanay na aking inihanda. So, tukuyin nyo ngayon yung wastong tono ng bawat pahayag batay sa layunin nito. Gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. So, ang isasagot nyo sapat lang ay yung numero. Kung pwedeng 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, or kung ano pa man. So, pakita ko yung mga salita. So, yung sa unang salita, ang ginamit ko ay kanina. So, yung una ay pag-aadinlangan, pangalawa ay pagpapatibay. Sumunod, mayaman. So, anong bilang ang ilalagay natin sa pagtatanong, pagpapahayag? At yung pangatlo ay magaling, pagtatanong, pagpapatibay. Okay, so tingnan natin. Excuse me. Tingnan natin. So, dun sa una, ayan, may mga sagot na agad ang Del Pilarians. Talagang aktibong-aktibo sila ngayon sa pakikilahok. So, sabi ni Kenneth De La Cruz, yung una, dahil ang tono ay pag-aalinlangan, ang kasagutan po ay 2-1-3. Tama. So, paano natin bibigkasin? Bigkasin mo nga, Kenneth, ng malakas sa iyong kinilalagyan. Magaling. So, ito ay kanina. Okay. Sa pangalawa, yung sumunod. Yung sumunod naman, so sabi ni Caleb Samson, so ito ay 2-3-1. Tama. So paano mo ngayon bibigkasin ito, Caleb? Bigkasin mo nga sa iyong kinalagyan ngayon. Kanina. Tama. So kaya dito sa number 1, kanina, kanina. Okay, so ayan. So, ayun naman, sa number 2 naman, ano kaya yung kasagutan sa pangalawa? Mayaman. So, tonong pagtatanong. Yung pangalawa naman ay tonong pagpapahayag. Ayan, so bumubuhos pa rin ang kasagutan. So, sabi ni, yung sumunod, mayaman, tama. So, ito ay 2-1-3. So, ito ay nasa tonong pagtatanong, kaya paano natin ito bibigkasin, Sophia? Okay, mahusay. So, ito ay mayaman, kasi nga ikaw ay tonong nagtatanong. Ayan, so sabi naman ni Thomas Andre Garcia, yung sumunod ay, okay, tama, 2-3-1. So, pagpapahayag. So, Andre, sige nga, bigkasin mo nga sa iyong kinalagyan ngayon. Tama. So, ito ay mayaman. Ayan, nakikita natin yung pagkakaiba, di ba? Mayaman, mayaman. At yung huli, sige, yung huli natin, salita. So, habang naghihintay tayo, shoutouts at pagbati sa mga mag-aaral, sa lahat ng mag-aaral ng grade 7, sa inyong aktibong pakikilahok sa atin ngayong araw. Okay, so yung sa pangatlo, sabi ni Amanda Jillian Cardenas, ito ay tonong pagtatanong, kaya po ang gagamitin ay, okay, tama. So, 2-1-3. Sige Amanda, bigkasin mo nga sa iyong kinalagyan ngayon ng malakas. Mahusay. So, ito ay magaling. Andoon sa sa dulong pantig, yung mataas na tono. At yung huli daw, sabi ni, sino to? Sabi ni Leila Ron. So,
2, 3, 1. So, ito ay pagpapatibay. Kaya, paano natin bibigkasin? Okay, tama. So, ito ay magaling. Ayan, talagang magagaling ang mga grade 7. So, hindi sila natitigil sa pagsasagot at aktibong-aktibong nakikilahok. Ah, sige, sabay-sabay ulit natin bigkasin batay sa wastong tono. Sabayan niyo ako, ah. Kanina, kanina. Mayaman, mayaman. Magaling, magaling. Okay, so talagang tunay na magagaling ang bawat isa sa atin. At syempre, hindi pa nagtatapos yan ang ating talakayan. Yung huli nating ponemang suprasegmental na aalamin ay yung tinatawag nating antala o hinto. So ano naman ito? Pag sinabi nating antala o hinto, ito naman ay bahagyang pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. Sa pagbibigay ng antala o hinto sa isang pahayag o pangungusap, maaari tayong gumamit ng simbolong puwit, tuldok, o guhit na pahilis. Ang paggamit ng antala ay nakapagpapabago sa kahulugan ng isang pahayag. So, aalamin natin ngayon, paano nga ba nagbabago ang kahulugan ng isang pahayag? Gamit lamang o ang paglalagay lamang ng antala sa mga salita sa loob ng pahayag o pangungusap. Gagamitin ko ngayon yung pangungusap na hindi ako si Elena. Makikita natin na magkakaroon ito ng tatlong magkakaibang kahulugan sa pagpapahayag sa pamamagitan lamang ng paglalagay ko ng antala o hinto sa iba't ibang mga salita sa loob ng pangungusap na ito. Alamin natin ngayon. So, lagyan natin ng antala ang ilang bahagi at suriin ang pagbabago sa kahulugan nito. So, para dito sa una, ilalagay ko ang antala pagkatapos ng salitang hindi. Kaya naman, bibigkasin ko ito batay dun sa antala. Hindi ako si Elena. Ano sa tingin nyo kaya yung kahulugan ng pahayag? Batay dun sa antalang aking nilagay. Hindi ako si Elena. Ayan. Okay. So tama. So sabi ni Sophia Agustin. So ito, tingnan natin. Pumapasok kayo mga kasagutan. So ulitin ko ha. Hindi ako si Elena. Ano kaya yung pakahulugan? Okay, tama. So, binabanggit dito na ang nagsasalita ay nagsasabing siya si Elena na maaring siya'y napagkamalan lamang. Kaya nga, kinokontra niya yung sinasabi ng kanyang kausap. Ipinipilit niya na, hindi, ako si Elena. Ayan, nakikita niyo, di ba, yung kahulugan, yung pahayag, nung nilagyan ko na siya ng antala. O, yung sumunod. Ilalagay ko naman, o inilagay ko naman yung antala pagkatapos ng salitang ako. Hindi ako si Elena. So, ano kaya sa tingin niyo ipakahulugan sa pahayag? Hindi ako. Hindi ako si Elena. Tingnan natin ang sagot ng Del Pilarian. Okay. Ayan, bumubuo sa mga kasagutan. So, sabi ni Jessie Navarro, ang nagsasalita ay nagsasabing siya ay si... ito yung sa una kanina. So, nagpapaliwanag na ang kausap na maaaring napagbintangan ng isang bagay na hindi niya ginawa. So, kaya naman dito sa pangalawa, ayan, so... Madaming komento. Nagpapaliwanag ito na ang kausap ay maaaring napagbintangan ng isang bagay na hindi niya ginawa. So, kaya dito sa pangalawa, itinatanggi na nagsasalita na hindi siya yung gumawa kung hindi si Elena. Ayan. So, nakita niya, di ba, yung pagkakaiba ng kahulugan ng pahayag? So, itinuturo si... So, ayan, sabi ni Hannah Lindayag, hindi daw po ako. Si Elena ang gumawa.
or gumawa ng isang bagay. Kaya mahusay. Yung pangatlo, ilalagay ko naman o inilagay ko ang antala sa hulihan. Kaya naman, babasahin ko to na hindi ako si Elena. Ano sa tingin niyo yung pakahulugan sa payag? Ayan, so tingnan natin. Sabi ni Tristan Jake, so sinasabi po dito, tama, na ang nagpapahayag na ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Elena. Okay, mahusay talaga Del Pilayan. So nakita nyo, batay lamang doon sa ginamit kong pangusap na hindi ako si Elena, nagkaroon tayo ng tatlong pakahulugan sa pahayag batay sa paglalagay ko ng antala o hinto sa iba't ibang bahagi o sa iba't ibang salita na nakapaloob sa pangungusap. So, yung una, hindi ako si Elena. Nagsasabing siya si Elena. Yung pangalawa naman, hindi ako si Elena. Nagpapaliwanag na hindi siya ang gumawa kundi si Elena. At yung huli ay, hindi ako si Elena. Na kung saan sinasabi niya na siya ay hindi si Elena. Okay. So ngayon, tingnan natin. Magkaroon ulit tayo ng pagsasanay para salubusan yung pag-unawa sa aking tinalakay. Basahin ang sumusunod na pahayag at subukin kung anong pagkakaiba ng kahulugan ang may bibigay sa paggamit ng hinto o antala. So ngayon, i-comment nyo sa comment section kung ano yung kahulugan ng pahayag batay sa binamit kong antala. So dito sa una, inilagay ko yung antala sa salitang hindi. Oh, sige ha. Babasahin ko, batay dun sa ginamit kong antala. Hindi. Si Arvin ang kaibigan ko. Ano sa tingin ninyo yung kahulugan ng pahayag? Hindi. Si Arvin ang kaibigan ko. Ano kaya yung kahulugan? Sige. So, habang nag-iintay tayo, shout out sa aking mga kasamahang guro sa aming kagawaran, sa kagawaran ng Filipino, so especially sa mga taga-Faculty 1. So lahat po ng aking mga kasamahan dyan ay nakatutok sa atin ngayong araw. Salamat po sa inyong pag-suporta. Ayan, kagabi pa lang ay nag-good luck na sila sa akin. Okay, so ito may kasagutan ng Del Pilarians. So sabi ni Vince Maylie Francisco, sinasabi po sa pahayag na si Arvin ang kanyang kaibigan. So ganun din ang paliwanag ni Maria Angelita mag-isa. Si Arvin daw ang kanyang kaibigan. So tama. So sinasabi dito sa pahayag, hindi. Si Arvin ang kaibigan ko. Tinutukoy dito na si Arvin ang kanyang kaibigan. So mahusay. Okay. So, tingnan natin yung kasunod. Dito naman, inilagay ko yung antala sa salitang Arvin. Hindi si Arvin ang kaibigan ko. Hindi si Arvin. Hindi si Arvin ang kaibigan ko. Ano sa tingin ninyo yung kahulugan ng pahayag? Ayan, sabi ni Precious Hope Espirito. Ah, ito pala sa number 1 pa rin pala itong kanilang kasagutan. So, sinasabi dito na ayan, so tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga kasagutan, tama. So, sinasabi na hindi si RV nang tinutukoy sa pangungusap kundi ang kanyang kaibigan. Okay, so ibig sabihin, may dalawang taong tinutukoy. Hindi si Arvin ang kaibigan ko. Ayan. Sumunod. Hindi si Arvin ang kaibigan ko. Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng pahayag? Hindi si Arvin ang kaibigan ko. Okay, so sabi ni Simonilay Kundangan, hindi daw po si Arvin ang kaibigan niya. So, ayan. So, hindi ikaw, Arvin. Huwag ka nang magtangka. So, kaya dito ay pinapaliwanag na hindi si Arvin ang kaibigan niya. Okay. So, mahusay. So, ayan yung iba't ibang ponemang suprasegmental.
yung diin, tono, at hinto o antala. Kaya naman, matapos nating malaman ang iba't ibang ponemang suprasegmental, tandaan na ang mga ponemang suprasegmental ay mahalaga para sa mabisa at malinaw na pakikipagtalastasan. Nakatutulong ito upang maging mas maliwanag at maiparating ang tamang damdamin sa pagpapahayag. So, tandaan ninyo na malaki ang naitutulong ng ponemang suprasegmental sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan dahil maaaring magbago yung kahulugan o damdamin na ating ipinapahayag batay sa tono, diin, at antala. Kaya naman, nalalapit na tayo sa ating pagtatapos sa ating talakayan. So, para sa karagdagang gawain, bumuo ng isang usapan na ginagamitan ng mga ponemang suprasegmental tulad ng tono, diin, at antala. Lagyan ito ng pamagat at salungguhitan ang mga ginamit na ponemang suprasegmental. So, ngayon ito, Del Pilarians, ay ito'y gagawin nyo pagkatapos ng ating talakayan ngayong araw at mangyaring makipag-ugnayan sa kani-kaniyan yung guro sa Filipino ukol sa gawain ito. So, dahil sa kanila nyo ipapasa ang inyong mga natapos na gawa. So, again, kayo ay bubuo ng isang usapan o dialogo na ginagamitan ng iba't ibang ponemang suprasegmental na ating tinalakay ngayong araw. Ayan ha, so makipag-ugnayan na lamang sa inyong mga guro sa Filipino, kaugnay dito. So naunawaan nyo ba yung ating tinalakay ngayong araw? Ayan, so nagpapasalamat ako dahil hanggang ngayon ay bumubuhos pa rin ang mga komento at sa ating FB Live. Okay, so mahusay grade 7, binabati ko kayo at tunay ngang lubusan ninyong naunawaan ang ating paksang tinalakay ngayong araw, ang ponemang suprasegmental dahil magagamit ninyo ito sa mabisang pagpapahayag at pakikipagtalastasan. Kaya naman muli, ako ang inyong guro sa Filipino 7, Ma'am Rita Natividad, at maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa isang makabuluhang araw ng pagkatuto dito pa rin sa Teleradyo Marcelo, ang telearlan ng bawat Malulenyo. Maraming salamat. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo. Thank you po. Kahit magkalayo sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo.